dahil nung nag-asap kami, sobra ako na-shock nung nakita ko ulit yung mga nakatrabaho namin na nung unang, yung first year. Lalong-lalo na sila dyan regala, yung mga character actor natin na hindi ko na-expect na, ano, na darating sila. Hmm. Siyempre parang nung nakita na, haba na pala talaga nung, ano, yung pinagdaanan namin. Kasi sa apat na taon, parang ito na yung naging buhay namin. Hmm. Yung everyday, pagkagising mo, magtatrabaho. Hmm. Kaya, yung pamilya ng Probinsyano, yung mga co-actors ko, sabi ko kanina, habang pinamunod ko rin sila habang nag-show kami, bakit parang iba? Bakit parang masaya-saya? Parang alam niyo yung totoong pamilya na kami. Mm-hmm. May kami ngayon nila Kuya Raymark, na Tito Mike, na John Cassie. Hindi lang kami sa taping magkakasama. Alam mo, kaya after the taping, pag wala kaming trabaho, nakikita-kita pa rin kami. Nagbabanding kami, nagmumotor kami kung saan ka kami pupunta. Talagang naging parang totoong pamilya na kami dun sa ginagawa namin. Kaya yung saya, lagpas-lagpas. Kasi ano, sabi ko nga, pinakamasakit na pagdadaanan ko kapag narinig ko na at alam ko na kung kailan matatapos ko. Kasi, syempre, ilang years yung pagkasama nyo, di ba? Mm-hmm. Parang, every time na may nawawala ng karakter sa show, nalulungkot kami. Mm-hmm. Kumbaga, what more pag alam namin matatapos ko. Actually, kinapalang ko yung mukha ko. Hindi na kasi ako nakaisip ng project. Oh. Kasi sabi nun ni, ano, ni Mang Charo, bakit hindi tayo mag-tribute para sa mga police? Kasi that time, may yung nangyari sa support ko. Sabi namin, may iba dapat akong project na gano'n. Mm-hmm. Tapos sabi kong gano'n, iisip kami, iisip ko anong project. Sabi kong gano'n, bakit hindi natin gawin yung, ano, yung pelikula ni FPJ nung araw? Sabi ko, sabi nila, ano yun? Ang Probinsyano, sabi sa kanya. Hindi nila napanood. Pinapanood namin ngayon. Yung pinapanood namin ngayon, sobra siyang napakalapit niya kumbaga sa ano, kumbaga kung gagawin siyang teleserye. Mm-hmm. Kumbaga akmang-akma siya sa buhay ng Pilipino. Mm-hmm. Then after that siguro, I think mga ano lang, 4 months, natapos na namin yung pinaka-kwento ng pelikula. Mm-hmm. Yun, nag-flow na siya ng sobrang smooth na hindi namin inaasa na magdidira-diretso yung kwento niya. Mm-hmm. Na parang yung buong show, nagkaroon ng sariling buhay. Na kahit kami, hindi namin maintindihan na bakit kumaba siya ng umaba na, alam mo na hindi naman parang pilit na parang nangyari, parang pinahahaba na lang. Basta umiikot siya ng umiikot na umiikot na parang nagkakaroon siya ng sariling buhay. Kasi sabi ko nga, 4 years ka na, di ba, parang kailangan mo nang i-upgrade kung ano man yung kwento nyo, yung mga pangyayari. Dati kasi lagi yung kinukwento natin, ano yung buhay ni Cardo? Yes. Sa sarili niya, sa pamilya niya. Ito, next year, ang magiging kwento natin ay ang kwento ng buong mundo. Kasi ano pa ba yung hindi namin na-encounter? Ano pa ba yung hindi pinagdadaanan ni Cardo? Mm. Ito na yung pinakamatinding laban. Uh-huh. Kumbaga parang this time, ang sasakupin na yung buong Pilipinas. Mm. Kaya sabi ko nga, in terms of action, in terms of story sa kay mga co-actors, kumukuha na kami ng international actor para, alam mo, mas lalong mapano yung kwento. Na dito i-film, dito i-ano sa dito Pilipinas. Sa Pilipinas. Mm-hmm. May mga confirm na po ba doon sa mga kinakos? May clue na ba? May clue ba? Patikiman lang yung aabangan nila. Basta Hollywood actor. Oh. Actors, actually. Oh. Ikaw personally na kumausap sa kumulong? Oo, nakipag-Inglesan ako eh. Hindi, hindi po. Siyempre ko meron kayo. Hindi nga may problema ko eh. Sabi ko, paano ko i-direct yun, English? Hindi, kasi siyempre nanon namin, kailangan din, siyempre, alam mo naman na kumbaga family core, maraming mga pamilya na nanon, mga bata, kailangan mag-ibigin yung pamilya namin. Pero, proseso yan eh, dahan-dahan namin. Siguro po sa kwento, ngayon na nagiging busy na po yung parehas kami, mas magiging struggle yun kasi ngayon ang pinoproblema namin, parehas may career kahit na mag-asawa, paano ma-maintain yung relationship nila. Feeling ko po mas lalo lang magkakaroon ng flavor, ng color kapag may mga bata na. Siyempre, aside from yung conflict na meron kami na hindi naman malaki, kapag dumating na rin po sila, makahati pa lalo yung oras namin, paano namin magagawa yung mga kailangan gawin. At katulad po nung sinasabi ni Coco, ganun naman po talaga yung problema ng mga Pilipino, ganun talaga yung kailangan natin ibigay. Pero pagdating sa oras, pagmamahal, dapat willing kang ibigay lahat yun. And I think yun din po yung gusto niyang ipakita na solid kami as a family bilang yun din po yung tinitignan ng mga tao eh. So sana napapakita rin po namin yun sa palabas namin. Siyempre po masayang-masaya po kami.
Pero higit po sa lahat, sa pagtanggap nila, mas nakakatuwa po sa amin kapag nalalapitan po kami na sinasabi na inspiring po. Nagiging inspiration po kami. Yung relationship natin together, kahit po yung mga characters apart, na pati po yung hanggang sa mga bata, hanggang sa mga lola, pag lumalapit, uy, sobrang idol namin si Coco, mahal na mahal din po namin si Aliana. Mas yun yung parang nagiging sobrang proud kami at sobrang masayang-masaya lang po talaga. Si Aliana po talaga parang nabago niya po yung buhay ko. Nabago po nung buong palabas natin yung buhay ko. And para rin siyang naging, kahit ako po yung nagpa-play sa kanya, tinitingala ko po siya. Mabuting tao, mabait, lahat po ng mga characteristics ng isang kagalang-galang na babae na loving, lahat po nasa kanya. So, mahal na mahal ko rin po si Aliana na hiwalay po kay Yassi na kahit pa paano po nagiging isa rin po kami na. Honestly ako, sabi ko, nung narinig ko si Kayaga. So, para akong mabahing kinilig. Kasi sobra ko siyang idol eh. As in, I'm sure alam ni Kayaga yung pag may pelikula ka siya ng mga drop premiere night niya. Kasi sobra ko siyang iniidolo. As in talaga, ang taas ng respeto ko sa kanya. Nung sinabi niya yun, sabi ko, ganun, parang natatakot ako. Kasi, siyempre yung makakatrabaho mo yung iniidolo mo na parang yung nakatrabaho ko nung si Lito Lapid talaga parang naka... Na starstruck lang ako sa kanya. Parang, sabi ko, what more kung makaharap ko kaya ulit? Kung baga makatrabaho ko itong taon to. Sabi ko, sana, tagaya nung pag-guest namin kay Ate Juday, sana makatrabaho ko rin siya. Okay. Actually, may mga ano kami, may mga concept kami. Kung baga parang, sa amin kasi, ang daming division ng kwento eh. Ang daming pwedeng pagpasukan. May mga naka-ready kami, kaso lang siguro nagkakaroon lang ng problema sa schedule. Pero yung mga i-guess, nakahanda kami doon. Kumbaga, bawat artista nga may mga kanya-kanyang kwento na kami nakaplot eh. Kasi yun talaga yung inaano namin na parang ayaw namin na kasawaan siya ng mga tao na parang napanood ko na yan, alam na lang yung mangyayari yan. Kumbaga, yung iba-ibang experience na parang surprise. Pero Pinoy na Pinoy. Kumbaga, alam mo na totoong nangyayari ito sa bansa natin. Kasi honestly, syempre mahirap sabihin pero lahat naman kasi katapusan. Sabi nga natin malapit. And ang clue, laban ang buong mundo. Wala nang next diyan, 'di ba? Mundo na 'yan. Ano yun next? Kumbaga parang ang focus namin ngayon talaga, sabi ko nga, hindi ko hahayaan na ma-disappoint ang tao. Kasi ang haba nilang sinubaybayan, naging part na ng pamilya nila every night. Kumbaga, hindi disappoint mo ba sila? Kumbaga, ngayon, honestly, nagpapahinga kami. Kasi, di ba, Christmas, ganyan, family. Pagtungtong ng January yan, di ba, parang siguro yun na naman yung ano namin, yung ratrata namin sa trabaho, action yes. Kung action, drama kung drama, ganyan. Tapos, iba-iba. Ngayon, kung napapansin nyo po, kung napapanood nyo, daan-daan na naman po. Nagko-connect, saka may mga pumapasok na naman mga bagong characters. Na parang sabi ko nga, parang naman tayo nagpa-pilot, no? Parang naman tayo gumagawa ng bagong teleserye na yung main characters nandun, pero nag-iiba na naman yung kwento. Nag-iiba na naman.